Hello, good morning mga future criminologists. So ngayon, bago mo simulan yung lecture ko dito sa CBRC Jinsan, magbibigay muna tayo ng word of the day. Okay? Ang word of the day natin is the word Praeter Intentionem. Ang Praeter Intentionem ay isang mitigating circumstances na kung saan kapag ito ay nakita or appreciated sa nangyari, maaaring bababa yung penalty as the case may be. Ang Praeter Intentionem, ang ibig sabihin nito, the greater injury committed other than the intended. Ibig sabihin, mas malala yung nangyari sa gusto mong gawin. That is Praeter Intentionem. Okay? At magbibigay ako ng sample case kung saan na-appreciate yung tinatawag nating Praeter Intentionem. People of the Philippines versus Opiro. Nagkataon kasi, sa case na to, sa nangyaring krimen dito, nagkaroon ng robbery or nakawan sa loob ng bahay. Na kung saan, nandun din mismo yung may-ari, which is the victim. Ang ginawa ng offender, kumuha siya ng pandesal, nilagyan niya ng pandesal yung bibig ng biktima. Ang purpose niya kung bakit niya nilagyan ng pandesal ang bibig ng biktima is para to prevent the outcry. Ibig sabihin, para hindi sumigaw. Yan yung kanyang purpose. But sad to say, unfortunately, namatay po yung biktima. So ngayon, pag tinatanong sa inyo, what is the crime committed, papasok pa din yung sa robbery with homicide, which is special complex crime. So pag-uusapan natin on the next video yung special complex crime para mas maliwanagan pa kayo. Okay? Pero dito, yung scenario na yun, yung circumstances na yun, ay pasok yun sa Praeter Intentionem, which is greater injury committed other than the intended one. Ibig sabihin, mas malala yung nangyari kaysa sa gusto niyang gawin. Okay? So, ibig sabihin, liable ba siya? Yes. Liable pa din siya sa tinatawag nating robbery with homicide sapagkat special complex crime yan. Two crime committed but in the eyes of the law, it has only one criminal resolution. Okay? Pero, bakit nga ba, sir, na wala naman siyang intended na patayin yung isang tao? Okay? Remember, ilki iskusa, dilakusa, iskusa, dilmalkusado. Ibig sabihin, he who is the cause of the cause is the cause of evil cause. Siya pa din yung may dahilan. Kaya nga, ang Praeter Intentionem ay hindi exempting circumstances. Ang Praeter Intentionem, kapag ito ay na-appreciate, ito lamang ay mitigating circumstances, which is under sa inyo ng Article 13. Okay, that is Article 13 of Revised Penal Code, that is mitigating circumstances, which wherein meron po yung civil at criminal liability. However, ay maaaring mababa lamang yung penalty as the case may be. Pero hindi din sa lahat ng oras mababa yung penalty. Okay? Dahil meron din tayong susundin talaga na rule, which is under Article 64 of Revised Penal Code. Pero ulitin ko, kapag Praeter Intentionem, ito yung pagkakataon na kung saan ang isang tao ay nakakommit siya ng mas malalang injury or grave damage yung nangyari kaysa sa gusto niyang gawin. And people of the Philippines versus Opiro, yun nga yung nangyari. Kanina yung sinabi ko na yung offender, tinakpan niya yung bibig ng isang biktima para hindi makasigaw. Pero yun nga lang, nasuffocate, nagkaroon ng asphyxiation, which is na-expel yung oxygen, hindi makapasok yung oxygen, kaya namatay ang biktima. Okay? Pero in terms naman of appreciation, mitigating, ano ba lang malaman sir, kapag may mitigating po ba, ibababa yung penalty. Nakadepende po yan kasi may rule tayo na susundin under Article 64 of Revised Penal Code. Okay? So, usapan natin yun, pag-uusapan natin yung Article 64 of Revised Penal Code din ha. Okay? Sapagkat mayroon pa din po akong klase.